Ngayon gagawa ko ng reviews about the Canon EOS M100. Saan ko ba siya nabili? Magkano? Maganda ba siya for vlogging and taking pictures? Sulit ba? O worth it ba? Na mahalin kita? Worth it ba? Nabilhin siya. So wala na patumpik-tumpik pa? Tara! Nabili namin siya sa Photoline. 3rd floor SM Calamba for 20,998. May mga nakikita ako sa online store about 18,000 to 19,000 yung price range niya. Mas makakamura kayo doon. Kaso for me hindi kasi kayo goods kung okay ba yung item pagdating sa inyo. Kasi minsan pag tinest na yung item, hindi na siya working, may mga defects, may mga minimal dents, kadalasan ganyan yung issue pag sa online mo binili. Ang hirap pa ibalik sa store. Tapos kayo pa yung magsha-shoulder ng fees. I'm not saying na wag na kayo bumili sa online ha, nasa sa inyo pa din yon. But I recommend, mas maganda, makita nyo actual mismo yung item para ma-check and also matest nyo na din. What's inside the box? Actually, nagamit ko na siya once nung nag-birthday ako. Tinry namin siya ni Kay outdoor para makakuha kami ng sample picture and mapakita ko sa inyo. Mamaya, share ko sa inyo yung mga shots namin ni Kay outside. Bali, ang nasa box niya included is yung charger, yung cord, and then yung battery niya kasi, and then yung strap, yung free 16GB SD card is nandito na sa may camera. Hindi ko na siya tinanggal. And then, syempre, yung lens niya. So, meron palang proper way na pagtanggal nitong lens ha. Hindi to basta hinihigit. Kailangan nyo i-push yung button. Ito, sa gilid niya. Then, iikot nyo siya. So, tanggal na siya. And then, yung pagbalik naman, kita nyo tong dot na to. White dot. And then, ito. Itatapat nyo lang siya. Itatapat nyo lang to dito sa may dot. And then, iikot nyo siya. Okay na. Kailangan tutunog siya. Ilalagay ko sa gilid yung specs na itong camera. Pero alam ko is meron siyang 24.2 megapixel, full HD 1080p with built-in Wi-Fi and Bluetooth. Yung zoom lens niya is 15 to 45 millimeter. And meron pa pala itong mga available colors mga chong. Meron siyang black, gray, and pink. Pero ito lang yung available doon, yung black. Ang pinaka nagustuhan ko dito, mga chong, is yung screen niya, natitil. Na parang dinesign talaga siya for vlogging. Hindi mo na kailangan ng tiga hawak or tiga tingin kung sakto or sobra ka ba sa screen kasi nakikita mo na yung sarili mo. And sobrang gaan niya lang bit-bitin, sobrang comfy siya hawakan kahit parang feeling ko nga kahit wala ka ng tripod. Pero syempre, mas maganda pa din kung meron. And isa pa sa nagustuhan ko dito is yung autofocus niya. Hindi ko mapakita sa inyo kasi itong ginagamit ko, wala siyang autofocus. Ayun na, wala siyang autofocus. Mamaya, pagka nag-change ako ng setup, papakita ko sa inyo. Pero, ito, meron pa akong share sa inyo na isa pang nagustuhan ko dito is yung pop-up flash niya. Sobrang useful siya, lalo na kung sa madilim kayo magti-take ng shots. And dagdag ko lang mga chong, wala siyang audio jack. Hindi mo siya pwede lagyan ng external audio or mic. Pero for me, okay lang naman kasi very clear naman yung sounds niya. No need to put mic na. Mamaya, makikita nyo din kung okay ba yung quality ng sound niya kahit wala siyang mic. And bago yun, ito pa pala. Ito nga pala yung mga kasama niyang freebies. Bag, and then tripod. Ayan. Itong bag, sobrang ganda, sobrang cute niya. Maliit lang siya, no? Actually, camera lang talaga yung mailalagay mo dito sa loob. Unlike dun sa ibang bag ng camera na yung parang lunchbox na marami ka pang malalagay sa loob. Dito kasi, camera lang talaga. Pwede mo lagyan ng panyo dito. Pero, meron naman siyang mga small pocket na pwede mo lagyan ng mga siguro, ano bang kasya dito. Mga coins, ganyan. Susi. Ano pa bang pwede lagyan dito? Pwede mo lagyan ng brief, panty. Dalawa naman siya.
Tapos ito guys, yung tripod niya. Sobrang ganda nito. Tiningnan ko siya online, no? About 500 to 800 yung price range niya. Sobrang ganda. Ito, may nakalagay dito. Height max niya is 4.4 feet. Sa tingin ko naman, matibay siya. Hindi mo siya katulad na ano, marupok. Sobrang ganda nito guys. Maganda siya for photoshoot and then sa vlogging din. Ayan o. So hindi ka nalugi. Hindi ka nalugi sa ano, kasi sa freebies pa lang, sobrang ganda. Bali na-extend pa to. Ayan o. Wow! O, diba? Ayan, na-extend pa siya. Ayan o, haba niya. Sobrang ganda nito guys. And sobrang, sa tingin ko, sobrang tibay niya. So ayun mga chong, magpapalit na ako ng camera para mapakita ko sa inyo yung autofocus. 5 minutes later. So ayun mga chong, nakapagpalit na ako ng camera ng aking setup, no. Makikita nyo naman yung difference, maglalagay ako dito at saka dito. Yung ginagamit ko before versus dun sa Canon. Ito nga pala yung ginagamit ko before. I'm using 6S Plus. Tapos itong mga accessories na to is nabili ko lang siya sa Lazada. Medyo ilang months ko din to ginamit, no. Kaya nag-upgrade din ako dahil dito sa autofocus na to. Ito, pakita ko sa inyo yung autofocus. Yun, no? Ganda! Kaya nag-upgrade din talaga ako mga chong para makaproduce ako ng good quality. Kaya nasa tingin ko makakatulong talaga sa pagbablog. Wala akong mapagkumpiran eh kasi first camera ko to. Pero para sa akin sobrang sulit, sobrang worth it. Hindi mo pagsisisihan yung ginastos mo. Try nyo din. I recommend na bumili kayo nito. Good for vlogging lalo na ngayon na nagkakaubusan siya. Kasi bumaba nga yung price niya. Maganda siya, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang katulad ko for vlogging. Ayun, ganda niyo. Sama ko. Bili, sama ka dito. Sama ka dito. Oh, diba? Ang ganda. Ganda niya, no? Ngayon ko lang na-try talaga. Ang ganda niya. So, ayun mga chong, kung nagustuhan mo ang aking reviews, isang bagsak naman ang like and share mo na din. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button and click the notification bell para updated ka lagi. So, paano ba yan mga chong? See you on my next vlog. God bless.